What's up mga ka-Fact You? Ako si Carl Medina, ang inyong tunay na Fact Boy, and welcome to another episode of Fact You. Hindi tayo aware, pero marami tayong grammatical errors na nako-commit, lalo na sa everyday communication. Kasi wala namang autocorrect ang totoong buhay, di ba? Kaya madalas na overlook at nakakasanayan natin ang mga mali, kahit mali sila kasi hindi natin alam na mali pala. Pero ngayon, babaguhin natin yon ng paunti-unti. Ready na ba kayo, mga Fact Dudes? Number 1, past tense. Narealized ko na ang pogi ko pala. Na-blocked ako sa FB. May napapansin ba kayong mali sa mga sentences na to? Fact! Ngayon, kapag nagsasalita ang mga Pilipino, uso na ang paghaluin ng wikang English at Tagalog. Or in short, Taglish. Pero kahit nahalo ng dalawang lengguwahe ang communication style natin, syempre, may grammatical rules pa rin yan. Halimbawa nga ang na plus pandiwa or verb. Fact, kapag pinagsama ang prefix na at isang pandiwa na English verb, ang pandiwa ay mananatiling naka-present tense. Kasi ang na prefix ay nag-indicate ng past tense. Kaya hindi na kailangan gamitin ang past tense form ng English na pandiwa. Kaya imbes na na-realized, na-blocked, na-block, na-discovered, na-discover. Number 2, mga salitang hindi dapat pinagdidikit. Kapag ba nagsusulat o nagtatype ka, nilalagyan mo ba ng space sa pagitan ng mga sumusunod? Di, ba, ka, na, pa, rin, na, rin, na, lang, na, naman. Fact, marami sa atin ang nasanay na pagsamahin ng mga salitang ito, pero actually, magkakahiwalay talaga sila. Number 3, is equals 2. Narinig nyo na ba sa math teacher nyo or kaklase nyo na x is equals to y? Actually, ang tamang way ay x is equal to y. Fact, dalawa kasi yung verb sa sentence. Is, saka equals. At pareho silang singular verbs. Dahil singular na yung is, di mo na kailangan sabihin equals. Equal na lang. Number 4, ang Oxford comma. Oxford, pang English lang yan. Actually, hindi. Basta gumagamit ng enumeration or gumawa ng listahan, applicable ang Oxford comma kahit sa wika natin. Fact, ang Oxford comma ay ginagamit kapag naglilista o nag-enumerate ng tatlo o mahigit pang mga bagay. Nilalagay ang Oxford comma bago ang and at or. Kung sa Filipino, at, saka, at, o. Remember, kailangan tatlo or mahigit ang ine-enumerate mo. Fact, optional ang paggamit ng Oxford comma. Pero maraming nanghihikayat na gamitin ito dahil nakaka-apekto ito sa paraan ng pag-interpret sa isang sentence. Example, without Oxford comma. Ang almusal ko kanina ay tocino, sinangag at kape. Kapag in-interpret yun, magiging almusal mo ay tocino at sinangag na nakahalo sa kape. Kung may Oxford comma, ang almusal ko kanina ay tocino, sinangag at kape. E di ang almusal mo nga ay tocino, sinangag at kape. Dito na-establish na hiwa-hiwalay sila bago mo kainin. Number 5, may TIN number ka na ba? Bago or kapag natanggap ka na sa first trabaho mo, may ilang government IDs at documents ka munang dapat ayusin. Fact, isa nga sa mga kailangan mo sa adult life ay TIN or Tax Identification Number. Kasi kapag nagtatrabaho ka, nagbabayad ka na rin ng taxes. So kapag sinabi nating TIN number, magiging may tax identification number ka ba? 6. Pa-Xerox. Fact, ang Xerox ay isang brand ng photocopier. Isa ang Xerox sa mga grammatical errors kung saan sinasubstitute ang isang bagay sa pinakasikat na brand nito. Kunwari, Colgate para sa toothpaste, Safeguard para sa sabon. Pero may dahilan kung bakit nag-stick ang Xerox sa photocopier. Fact, ang unang tawag sa photocopying ay electrophotograph. Pero dahil hindi appealing ang tunog, pinilitan ng xerography, na nanggaling sa Greek words na ang ibig sabihin ay dry writing. In 1948, trademark ang word na Xerox. Eventually, ito ang naging Xerox Corporation, ang kumpanya na unang nag-release ng mga sinaunang models ng photocopying machines. Kaya ang tinawag sa mga unang photocopying machines ay Xerox machines. Nauso rin ang term na Xeroxing dahil dito. Sa atin, pa-Xerox. Pero, mas tama ang term na pa-photocopy. 7.
words which don't need an S in the end. Yun ba yung stuffs? Fact, in linguistics, there's what we call mass nouns. Ito yung mga words na hindi kayang bilangin kaya walang singular or plural forms. So adding S to them is unnecessary. Depende sa pagkakagamit, words like equipment, furniture, information, advice, and stuff could be singular or plural. Pero whatever happens, retained ang spelling at hindi na kailangan lagyan ng S. S. Fact, meron din plural forms ng mga nouns o mga pangalan na hindi nagtatapos sa S, kagaya ng data and media. Ang singular forms nila ay datum and medium respectively. Kaya ano sa tingin nyo? Sana may natutunan tayo today. At kung may mga comments and insights kayo na pwede pang idagdag, i-comment nyo lang sa baba. Muli, ako si Carl Medina, ang inyong tunay na Fact Boy. Magkita-kita tayo uli next time dito sa Fact You.